mangyari sa atin nito? Mga kahon po kaya tayo nito, mga Spiro? Hindi kaya ni Kyle. Hello, okay? Pinamano ito, mga Spiro? Pinamano. Ayan, mga Kaspiro. Gandang gabi. Bagong witsot ni Master Rex. Uso. Ayan. Uso. Ayan, mga Kaspiro. At siyempre, yung bago din natin ngayon, binyagan natin to. Binyagan. Ganda. Ayan, mga Kaspiro. Parang batog na to, traga. Akala mo hindi malalamigan, kaya pala malamigin na pala yung matanda, mga Kaspiro! Woohoo! Kita mo ito. Si Master Kyle yung shut up! Magaling natin na editor. Umasenso, mga Kaspiro, hindi lang editor, kapitan. Kapitan ako ngayon. Shout out kay kapitan. Shout out pala kay Tuto Gudeng. To dapat ikaw yung nandito kasi mananisit ako. Ayun. Ako muna ngayon. Ayun, narinig mo to, Gudeng. Next time, ha? Wanted ka. Gambalo na yung mga ako malang hindi ka pamana. Bye-bye, mga Kaspiro. Mga Kaspiro, nagdagdag tayo ng guilt. Ito na ngayon, oh. Kasi ginamit ko dalawang tres na dalawa at dalawang uliit, kaso lang hindi pa tayo nalubog, mga Kaspiro. Nagdagdag tayo uli ng isa pang tres, number 3 ito. Yan mga Kaspiro, ano na kaya mangyayari sa atin nito? Mga kahon po kaya tayo nito, mga Kaspiro? Aray. Yun. Dahil ang kapal ng witsot ni Master Dudoy. Wala. Nakasira, lutang talaga. Lutang, oh. Oh. 5mm bago. Kaya virgin na virgin. Siguro buka absorb na ng tubig. Ay, ano na siguro ito. Ulubog na tayo sa lalim. Okay, mga Kaspiro. Ayan, mga Kaspiro, ang unang isda natin. Isang labahita, yan sa pool. Dali natin ito, mga Kaspiro. Ayan yung bisogong puti, mga Kaspiro. Ayun, hindi tinamaan. Sayang. Pero marami pa naman dyan. Ito, mga Kaspiro, yung barong na bilog. Kahit ganito siya kalaki, mga Kaspiro, ano siya, malaman siya. Alam din ito ng mga local Spiro natin dito sa Boracay, yung ganitong klaseng labahita, barong kung tawagin dito. Ayan, sapol ang manitis. Nadali natin ito, mga Kaspiro, itong timbungan. Ayun, mga Kaspiro, sa maral. Sapol natin sa mga Kaspiro. Ayun, oh. Ganda ng mga
baboy na mano natin ngayon ah. Ayun. Nagdalin natin mga kaspiro, isang banahan oh. Laki niya mga kaspiro. Kahit halos hindi niya sa makita sa pagtago niya, pero nadali pa rin natin. Yan mga kaspiro ulit. Isang barong. Barong po kasi tawagin ito dito eh. Ang barong nabilog. Ayan, isang tiaw nabilog na lumalaki. Yung medyo madilaw-dilaw, lumalaki ito mga kaspiro eh. Ayan, nadali natin. May mga lugar po kasi mga kaspiro na pagkasisid mo ay mamimili ka na lang kung ano unahin mo, kung saan medyo mas malaki, yun ang papanain natin. Pero meron din tayo mga spot na bawat sisid natin ay wala tayong napapana mga kaspiro. Pero meron talaga na merong sabi nga ay ginasakaan at isda. Yung pag walang current, yung ayaay na tinatawag, diyan lang sila, dito lang sila sa lugar na to, na kahit saan ka umilaw, sumagilid sa batuhan ay nandyan lang yung mga isda. Pag hilit mo sa bato, may mga kumay. Pag tingin mo sumagilid, may mga danggit. Kaya minsan mga kaspiro ay nakakarami tayo. Pero pag malakas po ang current mga kaspiro ay dinadaan na lang itong lugar na to kasi pag hindi aya ay malakas ang current. Ayun, pag nakasisid ka dito, daan ka lang. Kaya hindi ka rin makarami ng isda. Pero pag talagang aya ay siya, yun sa full. Pag aya ay sa mga kaspiro ay harvest talaga ang lugar na to. Kasi bawat balik mo ay meron kang nakikita. Minsan nga po nakikita nyo sa mga unang na-upload natin na minsan kumakasa pa kami sa ilalim. Kasi halos makikita natin na magkakatabi lang yung mga isda sa ilalim. Ayun o. Itong mga manitis, ito ang karamihan po sa lugar na to. Napakaganda po ng spot na to mga kaspiro. Yan o. Napansin nyo po itong bato, ayun, may tumakbo, tapos meron po ng isa doon. Yun din yung kinanaan ko kanina mga kaspiro. Nakikita nyo po yun yung parang corals na yun na mababa. O, diba? Yun po ang sinasabi ko na marami talaga dito. Merong tumakbo, o meron na naman. Yan mga kaspiro. O, di po ba? Galing. Ay, natanggal. O, siyempre sayang ito mga kaspiro pag hindi pa natin ito kinuha. Ayun, buti na lang nakuha pa natin. Ayan mga kaspiro, isang barracuda po ito, yellowtail barracuda. Yan, laki po niya mga kaspiro. Ayun, nadali siya. Habang nagre-relax po kasi ako sa itaas mga kaspiro, siyempre naka-off yung flashlight ko. May umilaw sa bandang baba lang ng paa ko. Sabi ko may gumuhit na puti ah. Nung pag-ilaw ko, yun siya. Ayun o, lakas ng hila niya mga kaspiro. Ayun o, talaga yung buya ko ay hinabol ko yan mga kaspiro. Baka sasabi ko baka mawala. Hila niyan sa baba o. You know, mga kaspiro, yan ang kagandahan ng breakaway sit-up.
yung mga huli mong ista doon na sa buya, tapos pag nakapana ka ng malaki, pag binitawan mo siya, ay makikita pa rin natin yung buya. Ayun mga kaspiro, at hindi ko kasi sigurado kung tagos talaga yung bala ng pana natin. Tinawag ko si Otol at ipasisikin shot natin kasi may kalakihan din ito mga kaspiro. Ayun, pasikin shot na ni Otol. Yung nga kanina mga kaspiro, yung umilaw, pag ilaw ko sa kanya, ayun, lumangoy sa pababa at hinabol ko siya. Yung lugar na ito, mga ano po ito mga kaspiro, mga 15 meters eh. Sabi ko kahit mabilis sa pababa ay maabutan ko pa rin siya. At yun na nga, hindi pa siya nakarating dun sa pinaka ibaba, sa pinaka buhangin, at naabutan natin. Ayun, nadali natin mga kaspiro itong yellowtail barracuda. Nasa ano po siya mga kaspiro? Nasa mahigit sa 4 na kilo. Yan, laki na rin yan. Laking biyaya. Salamat. Ayun, sinitured muna ni Master X. Talagang tinusok pa niya sa ulo. Delikado kasi ang ipin nito mga kaspiro, baka biglang gumalaw pa siya at madali yung kamay natin kasi ang tatalas po ng ipin nito. Kaya ang ganda ng winamano ng witchot natin pati si Master X. Ayun o mga kaspiro, o diba, ganda ng winamano natin mga kaspiro, napakaswerte natin. Ayun, pagbalik natin ulit sa baba mga kaspiro, ayan, malalaki po kasi ang danggit na to, kaya pinagtsagaan ko po yan na sungkit-sungkitin muna yan. Saka pinanatan, ayun, sample 2 piraso. Ang lakas kasi yung tama ng isa ay bandang silik lang. Pero kuha pa rin silang 2. Kasi yung silik ng danggit na to mga kaspiro ay medyo matibay. Tsaka makunat po ang balat ng danggit. Kaya kuha po natin ito mga kaspiro. Ayan. Ang swerte natin sa gabi ito mga kaspiro. May pagkakataon talaga na maraming isda. Makita mo sa ilalim, 2-2, magkatabi. Minsan nga po 4-5. Tapos kung yung magkakalapit, sinusungkit-sungkit pa natin para tumabi, para pagbalik natin sa taas eh maka triple shot tayo o tokel tayo. Ganon. Pero may pagkakataon din mga kaspiro na wala, kahit anong pabalik-balik natin ay halos hindi tayo makapana. Okay, ganun naman talaga po sa ganitong hanap buhay natin, ay hindi sa lahat ng pagkakataon siniswerte tayo. Ang kailangan lang po rito mga kaspiro, tiyaga at dagdagan ng kasipagan. Ayun, kasi pag hindi ka sinipag dito, makakaramdam ka ng lamig, yung pagod, natural yan eh sa ganitong uri ng hanap buhay mga kaspiro. Grabe pagod nito, hingal, minsan kinakapos ka. Pagdating mo sa taas, yung kalahati ng katawan mo ay namamanhid, parang kikisay-kisay ka sa sobrang pigil mo po ng hininga. Yun ang mga karanasan ng mga spiro na ganito, ang ganitong uri ng hanap buhay. Lalo na kung malalim ang sinisisid natin.
Tapos pagdating natin sa ilalim, ang sarap na pakiramdam habang humahabol tayo ng isda. Pagkatapos pagkapana natin, tapos naisip natin, malalim pa, layo pa, dagdag pa yung minsan yung dibdib natin ay siyempre mga kaspiro, natural, medyo may kaba. At bago tayo makarating sa taas, ayun, yung pakiramdam na halos na mamanhid na yung kalahati ng katawan. Pero okay lang kasi pilit itong kinakaya ng mga aspiro dahil sa ito ang uri ng hanap buhay. Hindi alintana ang hirap at pagod at panganib dahil sa alang-alang sa pamilya. Ayan mga kaspiro, ang pakul, yung tiger fish. Yan. Itong tiger fish mga kaspiro ay tatlong balik-balik ko yan bago ko nakuha. Pagkapana, nilinisan ko muna. Pagbalik ko, nilinisan ko yung pintuan ng bahay niya. Para pagbalik ay hindi na siya mahirapang lumabas. Ayan, nadali natin ito mga kaspiro. Ayun, nadali natin mga kaspiro. Isang bilagos. Swerte kami ni Master Rick sa gabing ito mga kaspero. Kasi nandyan lang sila. Bawat sisid natin sa mga bato, may mga isda, meron tayo napapana. Ayun. Ayan na mga kaspero ang isda na unang paon natin. Yan yung bunamano natin mga kaspero. Yan o. Yung labahita, yung palit. Tapos ayan na, magkakasunod na binanata natin kanina. Ayan yung tiyaw na bilog, yung lapo-lapo. So yung danggit na magkakatabi kanina. Wala lang ito yun mga kaspero. Ayan. Yung karatungan din na po natin na bituhan. Yung tiger fish. Ayun mga kaspiro, kumuha ako ng isang moy-moy. Yan, malaki po kasi siya mga kaspiro. Talagang sabi nga po nila, bawal. Pero isa lang po yan. Isa lang po yan. Eh, hindi naman tayo talagang nag-over ng kuha dyan. Yung mga malalaki ay dinadali po natin. Tinira ko na po yan kasi tirahin ng iba. Ay, ito yung pinamano natin oh. Yeah. Nadali tayo ng isang parot. Laki kasi mga kaspiro. Sarap yun, sarap. Isa lang naman. Woohoo. Okay. Yung barakuda natin doon kay Master Rex. Ayan mga kaspiro. Mga kaspero, ito po yung isda ni Otol. Ang dami ng huli niya. Mayroon pa po siyang pugita, yun no? Saka sari-saring isda. At saka yung barakuda na nasikinshot niya. Ay, nasa kanya niya yung barakuda. Ayun mga kaspero, ang daming danggit. Grabe. Matyaga kasi itong si Otol. Saka madiskarte din sa pamamana ng gabi. Kaya ganun siya magkaisda mga kaspiro. Yan o, unang paahon namin ito mga kaspiro. Unang paahon. Yan, may ano pa siya, may bagulan, cuttlefish. Dami talaga yan mga kaspiro. Yan o. Pag dito ka kasi sa lugar na yung nga nabanggit ko kanina na medyo wala ng karen, ang ayaay na panahon ng ayaay. Ayan, talaga makakaharbis ka. Di kaya ni Kyle. Dalawag, dalawag, okay. Kasi hindi po sinasadyang pagkakataon na naglinis ako ng lens ng cam ko. Ay sinama ng auditor natin dito sa video mga kaspiro. Pasensya na at huwag nyo na lang po gayahin.
Brawis. Ah, nakalaman, limpyo lang. Ikaw lang lang. Hey, ako lang makuan. Ako lang makakayad. Wala lang ikaw, Brawis. Ah, not Brawis, iklit ako? Ano ba? Bigamig. Lamig ko eh. Garos ka. Hindi ako. Ayan mga kaspero. Lagpas yung buntot, lagpas yung uso dito sa kabila. Ayan yung pinamano natin sa ating witsot mga kaspero. Ayan. Ayan mga kaspero. Kadali tayo ng Bilaagos. Laki na yan mga kaspero. Tama na pong laki yan. At dito po ulit mga kaspero. Kadali ulit tayo ng Bilaagos. Wow, ang swerte natin. At dito mga kaspero, nakakita tayo ng tatlong danggit. Ayan. Nag-iisip ako na kung paano ko sila pagtabihin, tatlo, kaso lang hindi na po talaga kayanin, kaya ito na lang pinagtiyagaan kong dalawa. Sakpol mga kaspero, one shot, two kill. Swerte natin mga kaspero. Ito talaga yung pagkakataon na sinasabi namin na minsan marami sila dito sa spot na to. Yung mga danggit, makita natin, dalawa, tatlo, minsan pa nga po mayroong lima. Yan, pag-ilaw natin ay dyan lang. Iyan, nakadali ulit tayo ng Bilaagos mga kaspero. Stone shot oh. Swerte natin mga kaspero pag nakapana tayo ng stone shot. Ayan yung barong na bilog tsaka danggit. Plano ko sana nito mga kaspiro na dublihin, kaso lang pagkasagi ng barong ay tumakbo na siya. Dito na to sa danggit sa pole mga kaspiro. Ayan, dali natin. Ayan mga kaspiro, kanina yung barong tsaka danggit, ito naman danggit saka Bilaagos. Ayan, o diba mga kaspiro, makikita talaga natin na sa ilalim ay dubli-dubli yung nakikita nating isda. Ayun, sapol, danggit ang pinili natin mga kaspiro. O diba, swerte natin sa gabing ito mga kaspiro. Ayun si Utol, nagip ng kamera natin yung ilaw ng flashlight niya. Napansin niyo yung mga kaspiro, may inilawan ako doon sa malayo, tapos dito may Bilaagos, tapos dito may danggit ulit na nakadapa. Ayan na diba mga kaspiro, yung mga isda sa lugar na ito. Ayan, marami man ang makikita natin, dubli-dubli man, pero ang makukuha lang talaga natin, isa, pagkapana ng isa, balik sa taas. Oh, di ba mga kaspiro, ito yung napakaganda sa style ng pangingisda natin. Yung paghuli natin ay paisa-isa, pagpana ng isa, balik sa taas. Ayun mga kaspiro, nakakita tayo ng patay na manitis, ng tiaw. Ito yung pinana ko kanina na nadaplis. Namatay pala siya mga kaspiro. Ayun. Ano, may damage yung hasang niya, kaya ayun, swerte nakuha pa natin. Kung hindi natin nakuha yan, kakainin din po ng isda yan mga kaspiro. Ayun, talagang harvest tayo dito tayo mga kaspiro. Ang hinarvest na natin yung mga isda dito kasi marami.
para makarami din tayo mga kaspiro. Yun o, bilagos o. Wow, swerte natin mga kaspiro. Ayun, dito mga kaspiro, nakakita tayo ng pugita. Oh, may ganito yan mga kaspiro, pag hindi malinaw ang paningin natin, hindi natin ito mapapansin sa loob ng butas, tapos may nakasarapang mga bato yung pintuan. Ganyan, pagkapana natin mga kaspiro, inila natin pero hindi nasintido. Hindi kasi natin makita masyado yung dalawang mata at saka yung utak niya mga kaspiro, kaya nahirapan tayo. Balik muna ako sa taas. At ayun, tinulungan ako ni Master X at nakuha. Ayun na mga kaspiro. Mas maganda talaga na may kasama sa paninisid, lalo na pag gabi. Pag nakapana ka ng medyo mahirap, mga pugita na yan, yung mga trigger fish, pag may kasama ka, ay napakalaking tulong po sa magkabody. Ayan o, mga kaspiro, yung huli natin. Ayan yung huling pinana natin, mga kaspiro, yung pugita. Ayan, at saka yung unang pinana natin, bilaagos na magkakasunod ng dalawa kanina. Bago yung mga danggit. Yung iba po niyan mga kaspiro ay hindi na po ako nakapag-open. Good morning. Ito na yung isda naming dalawa ni Master Rick. Oh. Ayun yung barracuda kanina. Ayan. Tsaka huli nating napana ito. Itong octopus. Laki ng pugita. Maraming danggit mga kaspiro. Ayos. Master Rex, antok na. Master Rex, oh. Ring home na tayo mga kaspiro. Kasi malibanag na, oh. Ayan tayo. Ayun mga kaspiro, inabot na nga kami ng umaga at dito pa lang po sa Bulabog ay marami na ang bumili. Bumili ng pugita, yung mga isda namin. Marami na po ang nabawas sa styro. Buti na lang may dala kaming kiluhan. Yung inyaram ko may karandi. Kaya nagamit namin. Ay kung wala tayong dalang kiluhan mga kaspiro, ay mauwi na lang sa tansyahan yan. Pero sabi ko naman, di bali na tayo malugi, wag lang yung bumibili. At sa pagkakataong ito mga kaspiro ay nandito na tayo sa bahay. At ayun, nakikita nyo mga bumibili, marami. Ayun mga kaspiro. Yung barracuda natin. Ah, pagkilog to nga. 4.5. Ang yellowtail ni Master Dodoy. Dito ba nang ilo? Dito ba? Dito ba? Sa mga kilo nga. Kilagos. Buwan na ito to. Iyan, shout out kay Clyde at saka sa kasama niya yung dati kong team sa Boracay Sand Paddlers sa Dragon Boat. Siya po ay bumili ng isda. Siya po ang kausap ko. Ayan. Shout out sa iyo, Clyde. Iyan mga kaspiro. Yung natirang ulo na pang-ulam namin. Ayan mga kaspiro, hanggang dito na lang po yung video natin. Abang-abang na lang sa sunod nating i-upload. At ito nauubos na. Bali, ito mga kaspiro ay iulam na lang natin itong ulo. Ayan. Bye-bye po.